Isang kadiliman. Ito ang sumalubong kay Andrew sa kanilang bahay nang siya ay umuwi galing sa kanyang trabaho. Isa itong nakapagtataka na pangyayari dahil bukod sa kadiliman ay isang nakabibinging katahimikan din ang sumalubong sa kanya. Ang pamilya Gustafson ay nakatira sa isang maliit na burol sa Brookline Street, Townsend, Massachusetts. Siya ay naninirahan dito kasama ng kanyang asawa na si Priscilla at dalawang anak na sina Abigail at William. Si Andrew ay isang small-time lawyer at si Priscilla naman ay isang preschool teacher. Isang malaking real estate deal ang kanyang nakuha ng araw na yun. Kaya siya ay tuwan-tuwa na nag-dial sa telepono para tawagan ito upang tanungin kung pwede itong makakuha ng isang sitter sa mga bata dahil gusto niyang kumain sa labas for a celebration. Si Priscilla ay kasalukuyan din nagdadalang tao at malapit na sa kanyang kabuwanan kaya best time na din ito para sa kanyang binabalak na pagkain sa labas. Ilang ring ang binilang ngunit walang sumagot sa kanyang tawag sa telepono kaya napagdesisyonan niya na mag-drive na pauwi dito. Sa kanyang pag-drive pauwi ay nakita niya agad ang sasakyan ni Priscilla sa driveway. Ngunit ang buong kabahayan ay animo nilamon ng kadiliman. Kinakabahan ay dumiretso siya sa kanilang kwartong mag-asawa kung saan sa kanilang pinagsasaluhang higaan ay ang nakadukdok at duguan na nitong katawan. Sexually assaulted and shot twice in the head. Trauma ay agad niyang nadama nang ito ay kanyang makita. Isang trauma na halos bumura sa kanyang magiging alaala. Siya ay dumiretso sa kusina para tawagan ang mga pulis at mga magulang at naghintay na lamang. Hindi na niya hinanap ang kanyang dalawang anak dahil siya ay natatakot. Natatakot na sa kanyang paghahanap ay pareho niya din itong makikitang wala nang buhay. Kung ang katalinuhan at kasamaan ay naghalo sa isang kaisipan, karaniwan na ito ay nagdudulot ng isang karahasan. Ito ang kaso ni Daniel LaPlante, isang 16-year-old na binata na nagtransition mula sa pagnanakaw, pananakot, pamamaslang at sa kanyang ginawang pagtakas. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ni Daniel LaPlante. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ipinanganak noong May 16, 1970 sa Townsend, Massachusetts, ang kabataan ni Daniel ay sinasabing puno ng pang-aabuso at karahasan. Siya ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang stepfather at ina na si David at Elaine Moore kasama ng kanyang mga kapatid na sina Stephen at Matthew. Sila ay nakatira sa isang masasabi mong magulong kapaligiran. Ang kanilang kabahayan sa Elm Street ay sinasabing puno ng mga kalat at mga sirang sasakyan naman sa labas nito. Ang likod ng kanilang bahay ay isang kagubatan kung saan madalas daw siyang nakikita na pumupunta dito. Sa piling ng amain, siya ay nakaranas ng pang-aabuso, physical, emotional, or sexual man. Lahat yan ay kanyang naranasan galing mismo sa kanyang magulang. Ito marahil ang dahilan kung bakit pagdating sa eskwela ay nahirapan din siya sa pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Idagdag mo pa na mayroon siyang dyslexia para ang kanyang pagkatuto ay maging apektado din. Bilang lang sa daliri ang kanyang naging mga kaibigan during his high school days. Dahil karamihan ng kanyang mga classmates ay sinasabing siya ay creep or weird. Dahil na din sa kanyang abnormal behavior at kakulangan ng self-improvement particular sa kanyang hygiene at appearance, siya ay isinangguni ng mga school officials sa isang psychiatrist. Ang pangyayaring ito ay dadagdag pa sa pang-aabuso na kanyang nararanasan. Ayon sa balita, siya ay nakaranas din ng sexual abuse na galing naman sa doktor na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa kanyang naghihingalong estado ng kaisipan dahil sa mga klase ng pang-aabuso na naranasan, ang pangyayaring ito ay dumagdag pa sa lahat ng pait na kanyang naramdaman.
Sa kanyang pagbibinata, si Daniel ay isang small-time thief. Kalimitan ay pinapasok niya ang mga kabahayan sa Townsend para ito ay pagnakawan. Sa paulit-ulit na paggawa ay ang pagiging pamilyar at bihasa sa ganitong gawain. Kaya sa edad na 15, hindi lang pagnanakaw ang kanyang ginagawa. Siya ay nag-iiwan ng mga bagay or binabago niya ang pwesto ng mga kagamitan kung saan ito ay obvious sa may-ari na ang kanyang bahay ay nanakawan. Mas nakapagbibigay ito sa kanya ng thrill at satisfaction kaysa sa simpleng akto ng pagnanakaw lamang. 1986 nang makilala niya si Tina Bowen. Sila ay pumapasok sa parehong eskwelahan. Nakausap niya ito sa pamamagitan ng isang phone call kung saan sinabi ni Daniel na ang kanilang numero ay ibinigay ng isang kaklase na pumapasok din sa kaparehong eskwela. Sinabi ni Daniel na isa daw siyang gwapo, athletic, blonde, at well-educated na binata. Sa ilang beses na pag-uusap sa telepono ay napalagay na ang loob ni Tina dito, kaya napagdesisyonan niya na makipagkita dito. Sa kanilang pagkikita ay pinuntahan ni Daniel si Tina sa kanilang bahay. Nagulat si Tina oras na ito ay kanyang makita dahil ang Daniel na nasa harapan niya ay completely opposite ng description na sinabi nito sa telepono. Ang kanyang nakikita ay isang dark-haired boy, walang kaayusan ang itsura at mukha na nagmamantika pa. Shocked man sa nakita ay tumuloy pa din siya na makipag-date dito kung saan after 1 hour ay nagsabi na siya na uuwi na. Para kay Tina, ito na ang una at huli nilang pagkikita. Yun ang pagkakaalam niya. Si Tina ay nakatira kasama ng kanyang kapatid na si Karen at ama na si Frank Bowen sa kalapit na bayan ng Pepperell. Isang araw habang sila ay nasa kanilang bahay, si Tina at Karen ay napag-usapan ang kanilang ina. Nagsimula silang magkwento ng istorya tungkol dito at ang kanilang mga magagandang memorya kasama nito. Ang kanilang ina ay kamamatay lamang dahil sa sakit na cancer at sila ay kasalukuyan pa ding nagluluksa sa pagkawala nito. Bigla nilang naisip na ito ay kausapin sa pamamagitan ng pagtawag ng espiritu nito. Bit-bit ang mga bagay na ginagamit sa pagtawag ng isang espiritu. Sila ay tumungo sa kanilang basement ng kanilang bahay. Walang kasiguraduhan ang kanilang gagawin. Ngunit wala din naman mawawala, diba? Wala silang expectation sa magiging resulta. Ngunit ito ay itinuloy nilang gawin dahil ang paggawa nito ay magsisilbing isang distraction at kailangan nila yun. Nang dumating ang kanilang ama na si Frank ay itinigil nila ang kanilang ginagawa. Hindi nila gustong isipin ito na ang kanilang katinuan ay tuluyan ang nawala dahil na din sa nararamdamang kalungkutan at kasalukuyang pagluluksa. Kalaunan, habang sila ay nasa kanilang kwarto, ilang sunod-sunod na katok ang kanilang narinig na tila nang gagaling sa pader nito. Tuwang-tuwa sa pag-aakalang successful ang kanilang ginawang tangkang pakikipag-usap sa ina, ilang katanungan ang sinabi nila dito kung saan ang binigay naman ng mga sagot nito ay sa pamamagitan ng pagkatok sa dingding ng kanilang kwarto. Ang mga tunog ng katok na kanilang naririnig ay nagpatuloy ng ilang mga araw kung saan sila ay hindi na din nakakatulog dahil dito. Nagsimula na din sila maka-experience ng mga kakaibang bagay. May mga bagay na bigla na lang mawawala sa lamesa at makikita sa sahig kinabukasan. May mga kagamitan na malilipat galing sa isang parte ng kanilang kwarto papunta sa kabilang parte nito. Ang channel sa pinapanood sa TV ay bigla na lamang malilipat. Ang punong baso ng gatas sa kanilang pag-alis ay nabawasan na sa kanilang pagbalik. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay nakaramdam na sila ng takot na maaaring ang mga pangyayari na ito ay kagagawa ng isang demonyo at hindi ng isang simpleng espiritu. Sinabihan nila ang kanilang ama na si Frank tungkol dito kung saan sila ay hindi nito pinaniwalaan. Hindi naman daw kasi ito kapanipaniwala, hindi ba? Dahil na din sa kanilang edad ay maaaring ito ay kanilang mga ilusyon lamang. Idagdag mo pa na sila ay kasalukuyan pa ding nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang ina. Ang ganitong mga pangyayari ay lalong lumala sa mga sumunod na araw. Isang pangyayari ay noong silang dalawa lamang ang tao sa bahay at nakarinig na naman sila ng mga katok. Hindi sa dingding, kundi sa kanilang basement.
Dala ang kutsilyo, sila ay pumunta dito, kung saan isang mensahe na nakasulat sa dugo ang kanilang nakita dito. Sa takot ay tumakbo sila palabas ng bahay at pumunta sa kanilang kapitbahay para humingi ng tulong. Nang ito ay malaman ni Frank, hindi pa rin siya naniwala dito at tingin pa niya ay si Tina at Karen lamang ang may gawa ng nakitang nakasulat. Isang bagay na kalaunan ay kanyang pagsisisihan dahil ang mga sinabi ng kanyang mga anak ay hindi niya pinaniwalaan. December 8, 1986, isang tawag ang nareceive ng Pepperell Police tungkol sa isang hostage taking sa isang bahay sa Bowen Residence. Agad silang pumunta sa lugar at sa kanilang pagdating, sila ay nakahinga ng maluwag ng mapagtanto na ang mga hostages ay ligtas na. Ngunit ni anino ng hostage taker ay wala na. Sa kanilang ibinigay na salaysay, si Frank, Tina at Karen kasama ng isang kaibigan ng mga ito ay kakauwi lang sa kanilang bahay. Napansin nila na parang may gumamit ng toilet dito. Idagdag mo pa ang mga nagkalat ng mga gamit sa bahay. Dito na natauhan si Frank na maaaring totoo ang mga sinasabi ng kanyang dalawang anak. Sa kanyang paglilibot sa bahay ay nakarating siya sa kwarto nila Tina, kung saan dito na niya nakita ang salarin sa lahat ng nangyayaring mga kababalaghan. Sa kanyang pagbukas sa closet ay nakatago ang isang lalaki na kasuot ng hairy jacket. Ang mukha ay may tinta ng pintura at ang mga buhok ay nakataas pa. Sa isang kamay ay makikita ang isang palasak at sa isa naman ay isang steel wrench. Sa isang napakakalmadong paraan, inutusan sila nito na pumunta lahat sa kwarto. Habang nasa kwarto, si Tina ay lakas loob na tumakas at tumakbo palabas kung saan siya ay tumawag sa mga pulis. Sa pagtatanong sa maaaring identification ng intruder, sinabi ni Frank na ito ay nasa edad na 22. Si Tina naman ay sinabi na ito ay nasa edad na 17 to 26 years old at may taas na 6 feet. Maaari na sa takot sa pangyayari, maging sa pintura sa mukha ay hindi nila masyadong nakita ang mukha nito. Dala ng takot sa nangyari, ay pansamantala silang umalis sa kanilang bahay ngunit dalawang araw pa lang ang nakalipas ay naka-receive uli ang pulis ng tawag na nagsasabing pumunta uli sila sa bahay ng mga Bowens. Agad na pumunta si Officer Steven Besanson sa bahay at nakausap si Frank. Bumalik daw siya sa bahay para kumuha ng ilang gamit. Hindi pa siya nakakapasok ng bahay ay isang mukha ang nakita niya sa may bintana. Ang mukha ng nakatakas na intruder. Hawak ang susi na ibinigay ni Frank, chinek niya muna kung may bagong bakas ng paa sa snow bago tuloy ang pumasok sa bahay. Sa kanyang pagpasok ay agad niyang nakita ang isang kutsilyo na nakatarak sa isang dingding. Sa kanyang paglapit dito, ang kutsilyo pala ay nakatarak sa isang family picture ng mga ito kung saan isang mensahe ang nakasulat. Sa kabilang dingding naman ay isa pang picture ang nakita niya na mayroon ding nakatarak na kutsilyo at may mensaheng, "I'm going to kill you all." Kaagad siyang tumawag ng backup para halughugin ang bahay ng mga Bowen. Ngunit ni anino ng intruder ay hindi nila nakita. Hindi nawawala ng pag-asa, isang dingding ang kanyang nahagip. Ang dingding na ito ay ginawa para itago ang mga tubo sa banyo at sa tingin niya, sa likod nito ay maaaring makapagtago ang isang tao. Hawak ang kanyang baril ay unti-unti siyang lumapit para i-check ang loob nito, kung saan sa gitna ng kadiliman ay ang mga nakabalumbo na damit ang kanyang nakita. Sa kanyang pagmamasid, ang mga damit ay parang isang hugis ng isang tao. At dito na niya napagtanto na ang intruder ay nagtatago dito. Hawak ang kanyang baril ay itinutok niya ito sa ulo nito at nagulat siya sa klase ng reaksyon na ginawa nito. Sa kabila ng baril na nakatutok sa kanyang ulo, siya ay makikitang kalmado. Ang intruder, si Daniel LaPlante. Siya ang dahilan ng mga kababalaghan na nangyari sa bahay para sila ay takutin at pahirapan. Ayon sa isang source, ito ay nangyari ng halos isang taon. Kaya isipin mo na lang ang takot na naramdaman ng magkapatid sa loob ng panahon na yun. Siya ay maaaring namuhay sa loob ng kanilang dingding, nakikiramdam, nagmamasid. Ang secret space ni Daniel ay isang triangular space sa pagitan ng outer wall at separating wall. Para siya ay makapasok dito, siya ay umaakyat sa concrete foundation nito na may taas na 4 feet.
susuot sa isang masikip na space sa pagitan ng outer wall at separating wall at saka tatalon papunta sa loob nito. Ang space na ito ay tama lamang para siya ay makaupo at makatulog sa ganun ding posisyon. Siya ay agad ding naaresto at dinala sa isang juvenile facility at nai-release noong October 1987 sa pamamagitan ng isang $10,000 na piyansa. Isang desisyon na questionable para kay Officer Besanson. Para sa kanya, hindi sineryoso ng judge ang kaso nito dahil sa tingin niya, ang pagiging kalmado nito sa kabila ng baril na nakatutok sa kanyang sentido ay isang indikasyon na wala siyang kinatatakutan. At hindi nga siya nagkamali dito. December 1, 1987, wala pang 2 buwan ng kanyang pagkakalaya. Hindi lang isang pagnanakaw ang kanyang ginawa. Ang isang bagay na nakasanayan at bihasa mo nang gawain ay hindi basta-basta mapipigilan. Nagpatuloy pa din siya sa kanyang nakasanayang pagnanakaw. October 14, 1987, pinasok niya ang bahay ng mga Pindel. Dito ay nakakuha siya ng malaki-laking halaga ng pera at 2 kalibre ng baril. 3 linggo ang lumipas. Isa sa mga baril ay nakita ng kanyang amain sa kanilang bahay sa kanyang malibagan kung saan nang siya ay tanungin tungkol dito. Sinabi niya na ito ay nakuha niya noong nakaraang taon pa sa Westminster. November nang pasukin niya naman ang bahay ng mga Gustafson, pero hindi ito ang una at huli niyang pagpasok dito. December nang siya ay bumalik dito at dala-dala ang isang baril. Ang kalimitang gawain at desisyon ay bigla-biglang magbabago. November 16, nang una siyang pumasok sa bahay ng mga Gustafson at nagnakaw. Pagkatapos niya itong pagnakawan ay bumalik pa uli siya dito. Sa nanakaw na baril sa mga Pindel, nagsinungaling siya sa isang kakilala para makakuha ng mga bala at nagpractice pa na mag-unload at load ng bala nito. Sa pangalawang pagkakataon, December 1, nang bumalik siya sa bahay ng mga ito, dala-dala ang nanakaw na baril. Habang nasa bahay ng mga ito ay dumating ang may bahay na si Priscilla kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak na si William. Sa halip na tumalon sa bintana at tumakas na kalimitan niyang ginagawa, ay napagdesisyonan niyang harapin ang mga ito sa pamamagitan ng hawak niyang baril. Dinala niya si William sa closet at itinali si Priscilla sa kama. Napagdesisyonan niya na pagkatapos nito ay aalis na siya, pero nagbago na naman ang kanyang isip. Sa halip na umalis ay napagdesisyonan niya na ito ay molestyahin. Nang matapos ang kanyang ginawa, sa isip niya ay aalis na siya. Ngunit nagbago na naman ang isip niya, napagdesisyonan niya na ito ay paslangin. Sa halip na umalis na ay kinuha niya pa si William, dinala sa banyo at nilunod. Sa kanyang pag-alis ay ang pagdating pa ng isang anak na mga Gustafson, ang 11 taong gulang na si Abigail. Hinintay niya ito na pumunta sa banyo at ito ay nilunod din. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito ay umuwi siya ng bahay at umattend pa ng birthday ng kanyang pamangkin na parang walang nangyari. Ang bihasang magnanakaw ay agad na nag-level up sa pagiging isang mamamatay tao. Ano ang nagtulak sa level up? Ang baril na dala nito. Bilang isang first-time murderer, madami siyang mga ebidensya na naiwanan. Sa ginawang search party within the perimeter of the incident, si Police Chief William May ay may natagpuan na sneaker prints sa may garden sa harap ng bahay. Sinundan niya ito at napansin na ang nameplate ng mga Gustafson ay nawawala na. Kinagabihan ay nagdala ang police ng mga tracking dogs para sa isang search sa mapunong lugar sa likod na bahagi ng bahay ng mga ito. Ngunit dahil sa madilim na ay wala silang nakita. December 2 kinabukasan sa ginawang search sa kagubatan ay isang nakabalumbo na damit ang kanilang nakita. Isa itong blue and white flannel shirt kung saan sa loob nito ay nakita ang nawawalang nameplate ng mga Gustafson at isang pares ng work gloves. Ang damit ay ipinaamoy sa mga tracking dogs kung saan sa kanilang paghahanap ay inihinto sila ng mga ito sa bakura ng mga LaPlante. Si Daniel ay kinwestiyon ng 2 pulis ng hapon na yon sa isang public library kung saan sinabi niya na siya ay nanonood ng TV sa kanilang bahay ng mag-isa.
Kinagabihan ay isang search warrant ang nakuha ng mga otoridad at pumunta sa bahay ng mga Laplant kung saan ni Anino ni Daniel ay hindi mo na makikita. December 3, isang search ang ginawa para sa paghanap kay Daniel. Sa araw din na ito ay dalawang bahay ang napagtagumpayan niyang napasukan at nakakuha ng .32 caliber revolver. Si Lieutenant Tom Lane ay isa sa mga kapulisan sa ginawang search party. Noong naaresto si Daniel sa bahay ng mga Bowen, isa si Lieutenant Lane sa nag-process sa ginawang procedure sa arrest at transfer nito sa juvenile facility. Ang command center ay isinentro nila sa hometown ni Daniel. Inisip niya na kung sakaling tataka si Daniel, ito ay pupunta sa area na siya ay pamilyar na. At ito ay sa area na malapit sa area ng mga Bowens. At hindi nga siya nagkamali. Gamit ang mugshot pictures ni Daniel na kanyang ipinamigay, maraming residente ang tumawag para ipaalam na mayroon silang nakikitang suspicious man sa lugar nila. Gamit ang kanyang sasakyan at tagmamasid sa dikalayuan kung saan sinasabing nakita si Daniel, siya ay huminto sa isang driveway sa 124 Jewett Street kung saan isang babae na si Lynn McGovern ang pumunta sa kanyang sasakyan galing sa labas ng bahay nito. Sinabi nito sa kanya na kadarating lang nito sa kanilang bahay at nakiusap kung maaari niya itong samahan sa loob ng kanilang bahay. Nagdadalawang isip man dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang ginagawang pagmamasid, ay pumayag na din siya dahil maaaring ito ay nakakaramdam din ng takot sa napapabalitang suspicious man sa lugar. Ang request nito at ang kanyang pagpayag dito ay isang desisyon na naglayo sa kanya sa kapahamakan at maaaring maging isang successful attempt na pagtakas ng isang wanted sa batas. Lingnid sa kanilang dalawa, si Daniel ay nasa isang kwarto ng bahay nito, tahimik na nagmamasid, armado ng revolver, shotgun at high-powered rifle. Pumasok na sila sa bahay at naiwan sa sasakyan ang kanyang kasamang officer na si Officer Veers. Sa kanilang pagpasok ay nakarinig siya ng malakas na ingay sa itaas ng bahay. Hawak ang kanyang baril ay dahan-dahan siyang pumanik sa itaas kung saan sa pinakataas ng hagdan ay nakalapag ang isang 16-gauge shotgun. Si Mrs. McGovern ay napasigaw sa takot nang makita ito at agaran siyang tumawag for backup. Ayon kay Lieutenant Lane, maaring ang plano sanang pang-hostage para makatakas ay nagbago nang siya ay huminto sa bahay. Ang presence ng kanyang partner na naiwan sa sasakyan ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa halip na siya ay paslangin dahil sa naiwan na kasamahan sa sasakyan ay naisipan na lamang nito na sila ay takasan. Ilang reports pa ang kanilang natanggap about a suspicious person sa Elm Street naman. Pagkatapos ng pagtakas ay tumungo sila sa eastern part ng Pepperell dahil bukod sa napakaraming media sa western part nito, sa tingin niya ay doon ang tungo ni Daniel. Madilim na sa oras na iyon at siya ay kasalukuyang nagmamasid sa labas ng mga kabahayan ng Elm Street. Isang sigaw ng babae ang kanyang narinig. Ito ay malakas at ito ay malapit. Ito ay nanggaling sa bahay ni Edward Gilogly. Agad siyang pumunta sa bahay at nalaman na isang Pam Makela ang nasa loob ng bahay. Pagkadating ni Pam sa bahay ay may nadatnan siyang isang tao dito na may hawak na baril. Agad niya itong namukhaan na si Daniel. Sinabihan siya nito na kailangan niya itong ipag-drive palabas sa area dahil siya ay mayroon lamang learner's permit. Habang nagdadrive papalabas sa area ay nakita niya si Ed Gilogly na may kausap sa loob ng isang sasakyan at lakas loob na siya ay tumalon palabas dito. Agad siyang inalalayan ng isang motorista at dinala sa bahay ni Ed Gilogly. Shock man sa kanyang katatapos na karanasan ay nagawa niya pa ding magbigay ng vital information tungkol sa getaway vehicle na makakatulong sa pagtugis kay Daniel. Ang information na ito ay kaagad ding na-broadcast sa mga pulis na naka-standby sa ibang area ng Pepperell. Ang getaway vehicle ay nakita sa Ayer, Massachusetts. Hindi na nahirapan ang mga pulis sa pagsunod dito. Paano ba naman ay kitang-kita sa daan ang ginamit na getaway vehicle nito? Isang van na nagliliwanag sa kulay nitong orange na may pop-top at may dalawa pang nakalagay na signs na for sale. Kaagad na pumunta si Lieutenant Lane sa lokasyon kung saan nakita ang iniwan na nitong sasakyan at sinasabing lugar na pinagtataguan. Pagdating sa lokasyon ay kaagad niyang kinausap ang iba pang mga pulis at sinabing ito ay maaaring magtago kahit saan.
bilang isang officer na nakakita kung papaano nito nagawang isuot ang kanyang katawan sa isang napakakipot na lugar, isang big pointers ito para sa mga naghahanap, hindi ba? Nagbunga naman ang isang araw nilang pagtugis dito. Isang officer ang nakakita sa ulo nito na sumisilip sa loob ng isang malaking basurahan. At oras na siya ay naispatan, wala na siyang matatakbuhan. Sa kanyang pagka-aresto ay dinala siya sa Massachusetts State Police Barracks sa Elm Street, Concord, kung saan nang siya ay inutusan na maghubad, ay nakita ang isang baril na nakatago sa loob ng punja ng kanyang suot na underwear. Sa kabila ng kanyang pagka-aresto, hindi pa din nawawala ang stress level at takot ni Frank Bowen. Takot na maaaring siya ay muli na namang makalaya at sa pagkakataon na ito ay sila ay balikan. Ibigay na lang nating example dyan ang nangyari sa Gustafson, kasama ang nasa sinapupunan ni Priscilla. Apat na inosenteng buhay ang kanyang kinuha. Maraming thumbs up naman sa kapulisan ng Pepperell sa kanilang ginawang mabilisang aksyon. Dahil kung sakaling hindi kaagad nahuli si Daniel, maaring ang bilang ng kanyang mga napaslang ay hindi tatlo lamang. Ang kanyang trial ay naganap noong October 1988 kung saan siya ay tumuntong nasa edad na 18. Bagamat siya ay menor de edad pa lamang noong ginawa niya ang krimen, ang judge ay nag-rule na siya ay lilitisin bilang isang adult. Sa gitna ng paglilitis ay hindi kinakitaan si Daniel ng pagsisisi sa kanyang ginawa, bagkus ay ang madalas na pagngisi ang nakikita sa kanya. Upang mapababa ang kanyang sentensya, isa sa ginawang depensa sa kanyang trial ay ang kanyang history of abuse noong kabataan niya. Ngunit ito ay idinismiss ng hukuman. Si Daniel ay na-convict ng 3 counts of murder at nasentensyahan ng 3 consecutive life term without the chance of parole. 2017, si Daniel na noon ay 46 years old ay nag-apply ng resentencing dahil sa isang bagong law na ang mga juvenile na nagkasala ng pagpaslang ay maaaring mag-apply for parole after nilang matapos ang minimum na 30 years sa bilangguan. Ibig sabihin ay magkakaroon siya ng chance of parole sa taon ding yon na 2017 rather than sa 2032. Si Daniel ay humingi ng kapatawaran sa pamilya Gustafson sa ginawang hearing sa resentencing. I do not have the words to fully express my profound sorrow, but I am truly sorry for the harm that I have caused. In the very essence of who I am, the depth of my soul, I am sorry. Tumagus ba sa puso mo? Ayon sa mga nakarinig at umattend ng hearing, ang dating ng apology sa kanila ay insincere. Si Daniel ay obviously sinasabi lamang ang dapat niyang sabihin bilang isang parte ng kanyang request for resentencing. Habang siya ay humihingi ng kapatawaran, walang makikitang emosyon sa kanyang mukha at wala ding eye contact sa ginawa niya. Ang hukom ay hindi tinamaan, kaya ang kanyang request of resentencing ay denied. Walang nagbago sa kanyang sentensya at magkakaroon lamang ng opportunity for parole in 2032. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa MCI Norfolk Prison sa Norfolk, Massachusetts. Wala mang buhay na nawala, malaki ang impact na iniwan ito sa pamilya Bowen. 30 years man ang lumipas, isa itong experience na hinding-hindi basta mabubura. Ayon sa interview, si Tina ay sinasabing napatawad na daw nito si Daniel. Ngunit ang kapatid niya ay may galit pa din at inaabangan na lamang na mabalitaan ang pagkamatay nito sa bilangguan. Si Andrew Gustafson ay nakatagpo ng bagong buhay. Siya ay muling nagpakasal sa isang widow na si Carol. Bilang pag-alala sa kanilang mga yumaong mga asawa ay suot pa din nila ang kanilang wedding ring sa mga ito. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na sina Holly at Laura. May 2014, nang siya ay iginupo ng cancer sa edad na 60. Si Officer Besanson at Lieutenant Lane ay retirado na. Malaking bagay ang pagkatuklas ni Officer Besanson sa taguan ni Daniel sa bahay ng mga Bowens. Isang bagay na hindi lang pananakot ang maaaring nangyari sakaling siya ay hindi natuklasan sa lugar na pinagtataguan. Ang ginawang pagtugis kay Daniel ay successful ng araw na yun. Isang araw na pagtugis at isa sa napakaraming araw na kinahaharap nila bilang mga pulis. A day to live or to die, ika nga.
para kay Lieutenant Lane, nakatatak sa kanyang isipan na kung hindi dahil sa kanyang kasamahan na naiwan noong araw na yun, hindi niya alam kung anong klase ng pagtanggap ang makukuha ng kanyang katawan sa bala ng isang shotgun sa kabila ng bulletproof vest sa kanyang kasuotan.